So ito yung balita, mga kababayan. FM Gold Trustee offers to settle Saba Award. Bakit kaya ganito na nag-offer sila? He said, Sultan Kiram had wanted the gold to serve as dollar reserves as a prerequisite daw to the mandates of the World Bank in the International Monetary Fund. Bakit kaya ganon? Sabagay, sabi ni Karin Hudes noon, yung mga videos niya, pinagtatanggal. Pinagtatanggal ng mga, siyempre, tinarget ng mga, ano, ng mga powerful ano people si Karin Hudes kasi siya po yung dating ano legal counsel po ng World Bank 21 years na nagtrabaho sa World Bank, kaya alam niya, mga kababayan, ang tungkol sa Marcos Gold. And sabi niya, ang World Bank at International Monetary Fund ang nag-establish daw niyan si Marcos. You see, yung dating pang yung tatay ni Bongbong Marcos, para mga kababayan magpautang ang gold reserve niyan, magpautang sa mga mahihirap na bansa. Parang cooperative bank siya, yung pakatatag yung ano niya, tawag dito, yung purpose, yung objective ng pagkakatatag para may mautangan yung mga mahihirap na bansa. Mga kababayan, na pwede nilang magamit sa kanilang operations. So yung ginto sa pag-establish ng World Bank at International Monetary Fund galing sa Marcos Gold. What? Hindi pa ko may sabi niya na si Karin Hudes. Attorney Karin Hudes, former ano, former legal counsel po ng World Bank. Kaya yung interview po ni ano ni Mel Chanco sa GMA kay Mrs. Marcos, ito ang yung gold na to, yaman na ni Marcos, hindi man lang anya sa kapakinabangan ng ating bansa kundi the whole world. Kaya niya gusto ko pang mabuhay because of that mission. Kita niya. O ngayon, ito yung balita. Ang subject ng balita po yung FM Gold. Sabi rito, an alleged trustee of the gold deposits daw of the late President Ferdinand Marcos Sr. has offered to pay the $14 billion US dollars arbitration award to the heirs of Sultanate of Sulu if his son and namesake Ferdinand, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. would initiate the withdrawal of the gold deposits from Malaysian and Singaporean banks. What? May mga deposits daw, gold deposits, sa Malaysian and Singaporean banks. Siyempre, ang pwede lang na authorized doon na signatory, siyempre, yung heir ni Apulakay, si Bongbong Marcos. Sabi rito, lawyer a friend Rexy Bugaring, legal counsel of the trustee, told the Daily Tribune that once the multi-billion peso gold deposits are withdrawn, the trustee is willing to set aside 14.9 billion US dollars
for the ears in an out of court settlement of the award. Bakit ganon? Bakit kukunin sa 14 sa ano sa gold deposit ng ating dating Pangulong Marcos yung ibabayad sa award pagkakautang yung ng Malaysia eh. Sa renta sa Sabah na ano na ipinanalo ng ears of ano Sabah. Oh, ears of Sabah. Ears of the Sultanate of Sulu na yung may-ari ng Sabah. Pero di ano, friends court, arbitral ano, court, yun ang tanong, mga kababayan. Di man masyado pinaliwanag dito sa balita. Anyway, sabi rito po, if President Marcos Jr. is intelligent enough, he would initiate this effort to open the gold deposits of the trustee. Sabi po ni Attorney Bugaring. Abogado po ang nagsasabi ha. Yung trustee, hindi man po pinapakilala kung sino. Hindi man minention kung sino. Bugaring did not elaborate but said that the trustee was an account holder of gold deposits daw transferred from a bank in Switzerland to a Singaporean bank. The gold had been identified by the Presidential Commission on Good Government as part of the alleged ill-gotten wealth of the late President Marcos Sr. And because I need the mga accounts na to, yung mga alam ba ninyo na umaabot siya sa 170 bank accounts all throughout the world. So kasama na siguro ito. Itong mga bank accounts na to, mga gold deposits ito. At lahat ito, mga kababayan, ay may document. May legal document siya. Hawak ni Mrs. Marcos, pinakita kay Milchanko yung isa nga pong yung isang document. Aros hindi na mabasa ni Milchanko yung amount. Magkano niya to? Pinakita ni Mrs. Marcos. O ito niya, itingnan mo. 240 billion pesos ba ito, dollar? Sabi ni Mrs. Marcos. Dalaran niya. Lulang-lula si Milchanko. Sabi ni Milchanko, yung yaman mo niya, yung kayamanan mo niya, Mrs. Marcos, pag tinignan mo niya ito, isang document lang. Is beyond compare. What? So in this story, mga kababayan, lumalabas na sa 170 bank accounts, gold deposits, mga kababayan, may sa Singapore pala in Malaysia. So, nagninegotiate sila para niya mapakinabangan na nanay.